Good morning and hello everything. And welcome back sa ating panibagong vlog sa ating YouTube channel. Ito si Kuya nyo Ricky. At welcome na welcome ko yung lahat. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para bonggongga tayo sa mga ganap natin sa buhay. O diba? Well, ang gagawin natin ngayon ay magre-reaction video tayo kung paano mag-hosting si Toni Gonzaga. Although trending na trending siya ngayon, pero labis akong humanga sa kanya, sa kanyang Tapang at Paninindigan. Panoorin natin ang kanyang hosting event sa proclamation rally ni BBM at saka ni Sara Duterte. Eto na, panoorin natin. Dumating na po ang pinakahihintay nating lahat. Sabay-sabay natin salubungin ang pagdating ng ating susunod na Vice Presidente, Sara Duterte! Grabe mo, ang galing niya. Yung parang buhay na tatayo ang balahibo. Sara! Kung paano Duterte! Siya mag-hosting. Hindi mo talaga may tatanggi na napakagaling niyang host si Toni. Kung paano siya ang galing niya. Yung parang tatayuan ka ng balahibo kung paano siya magbitaw ng salita. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Grabe. Yung boses niya parang buong buo, bold na bold ang boses niya. Ang highlights guys, yung kumanta si Toni ng Ako ay Pilipino. Ang galing niya. Hindi mo may tatanggi na multi-media star siya na versatile ang pagiging star niya.
sobra. So that is for our ano guys. Alam naman natin ngayon sa panahong ito, trending na trending si Toni Gonzaga sa kabila ng pagsuporta niya kay BBM at saka kay Inday Sara. Ah, bakit? 'Di ba? Bakit bitter na bitter ang mga kabilang kampo ng kalaban ni BBM? Bakit? Eh, ang dami ding artista na sumusuporta sa kanila. Lalo na yung mga pink dilawan. Ang daming artista na halos lahat ng mga artista ng ABS-CBN sumusuporta kay Lenny. Tapos si Toni na iisa lang. Bakit binabatikos nyo? Sabi nila, wala daw utang na loob, walang delikidesa. Wow, makapagsalita kayo ng delikidesa. Bakit? Nakitaan nyo ba si Toni ng anumang iskandalo o ano sa buhay niya? Wala, di ba? Sinasabi nyo walang utang na loob. Bakit nyo sinasabing walang utang na loob si Toni, di ba? Nagtrabaho siya sa ABS-CBN. Pinakinabangan siya ng ABS-CBN. Totoo, nakinabang si Toni sa anumang programa ng ABS-CBN, pero malaki din ang naiambag niya sa ABS-CBN, lalong-lalo na sa PBB. Ang laki ng legacy niya sa PBB, di ba? Kaya wag nating batikusin kung anuman kulay, anumang politiko na gusto nating suportahan. Wag nating batikusin. Okay lang na binabatikos niyo si Toni kasi mas maraming sumusuporta kay Toni. Hindi natin maitatanggi na one of the biggest stars si Toni. Isa sa pinakamalaking bituin sa Pilipinas si Toni. Kahit anong network, anong istasyon siya pumunta, igagrab nila yan dahil sikat si Toni kumpara sa mga baguhan na nag-comment-comment dyan at saka mga datihan na wala namang pinatunayan sa kanilang karera gaya ni Director Eric Mati at saka si Don na dancer. Diyos ko, magsalisalita sila ng mga ano. Bakit? Kung wala si Toni sa BBB na ganun siya kagaling mag-host, sisikat ba ang BBB? Diyos ko, si Toni, sa totoo lang guys, aminin natin o hindi, si Toni ang nagbibigay ng buhay sa programa ng PBB, kung paano niya i-deliver, kung paano siya mag-hosting sa programang siya show na PBB. Hello world and hello Philippines! Yan ang binibitawan niyang salita na tumatak na sa buong mundo, di ba? Saan lang galing yan? Kay Toni Gonzaga. Alam nyo guys, labis ang paghanga ko sa tatlong ito, si Mariel, si Toni at saka si Bianca. Kasi sa kabila ng political color ng tatlong ito, sinusuportahan pa rin nila ang bawat isa. Yung parang andun pa rin yung bind nila. Hindi gaya yung mga kunwaring mga artista yan na kunwari may concern sa mga Filipino people. Kung talagang may concern kayo sa Filipino people, bakit nyo binabatikos si Toni? Hayaan nyo na ang taong bayan mismo ang mamili. Huwag nyong diktahan. Napaka-bitter nyo naman. Huwag nyong diktahan ang taong bayan o turuan ng taong bayan kung ano yung gusto nila. Hindi yung kayo mismo ang mamimili at binabatikos niyo si Toni. Alam naman, hindi suportahan ni Toni si BBM, isinusuportahan ng asawa niya si Direk Paul. Anong gusto niyo, mag-away yung dalawa? Si Carla Estrada nga, di ba na sa BBM? Sabi niya, anuman ang kulay ng kanilang pamilya, wala silang pakialam kung anong politiko ang kanilang sinusuportahan. Diba? Tignan nyo si Daniel Padilla, tsaka si Carla. Saan si Daniel? Baka na kay Lenny. Tapos si Carla, na kay BBM na ngayon. There's no issue. Tignan nyo si Toni. Kaya, kay Toni, labis akong pinahanga, labis akong
yung grabe yung paghanga ko sa kanya, andun yung paninindigan niya. Hindi niya binawi kung ano yung philosophy o yung wisdom sa buhay niya. Hindi niya ito inano kung ano man yung impluensya niya. Andun yung celebrity power niya, pero andun yung paninindigan niya na support from the start hanggang ngayon, sinusuportahan niya ang BBM at Sara tandem. Kaya napaka-blessed ang tandem ng unit team, kasi andyan si Toni Gonzaga na isa sa mga sumuporta na hindi siya nagpagamit ng anumang impluensya ng mga tao, malakas man o mayaman, hindi siya nagpadala doon, kundi nagpinanindigan niya kung ano yung desisyon niya sa buhay, silang dalawang mag-asawa, kabilang na ang pamilya nila. Kaya okay lang, Toni, na nagpaalam ka sa PBB. Alam namin, mas marami pang pintuan, mas maraming oportunidad na magbubukas sa'yo. Sa galing mo sa pag-hosting, sa galing mo bilang isang multimedia star, hindi maitatanggi na isa ka sa pinakamalaking biggest star sa Pilipinas. Kaya huwag mong intindihin kung ano man yung mga bashers, yung mga bumabati ko sa'yo. Mas marami, Miss Toni G, ang sumusuporta sa'yo. We love you, Toni G. Ayan, guys. Bye-bye!